Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa Yerba Buena or Yerba Buena sa Tagalog. At ito ay may English na peppermint. At ito naman po ay may scientific name na Menta arbensis Linn at Menta crispa Blanco. Alam niyo po ba mga kadahon na ayon sa ating mga eksperto, ito ay nagmula sa bansang Europa at nakarating na rin sa Pilipinas at hanggang sa kumalat na rin sa iba't ibang panig na mundo. At ito po ay tumutubo sa matataas na lugar sa bansa tulad po ng Baguio at Benguet. At ang Yerba Buena or peppermint ay kilalang halaman na may malamig na lasa at mabangong amoy. Ang halaman ay maliit lamang. May dahon na mabibilog at bulaklak na kulay puti at kulay violet. At ayon po sa ating mga eksperto, ang iba't ibang bahagi ng Yerba Buena ay maaring makuhaan ng maraming uri ng chemicals at sustansya na maaring makatulong sa ating kalusugan. At ito nga po ay ang alkaloids, polyphenols, flavonoids, tannins, saponin, cardiac glycosides at diterpenins at ang iba pang bahagi ng halaman. Ay may taglay din po itong volatile oil at mayroon din pong polygon, menthol, menthenin, mentonon at limonene. Tayo po sa ating mga eksperto, ang dahon ay karaniwang nilalaga o inahalo sa inumin upang magamit bilang gamot. Maaari din itong dikdikin at ipangtapal sa ilang kondisyon sa balat. At minsan, pinapatuyo din ang dahon bago ito ihalo sa tubig upang ito ay gawin pong tsaa. At maging ang mga tangkay rin po nito, ganun din po ang pinaggagamitan niyang gamot. Alam niyo po ba mga kadahon na napakarami ring sakit na kayang labanan ang Yerba Buena or Yerba Buena or sa English ay peppermint. Unang-una na nga po ang kabag. Dahil po mahusay ito na panluna sa kabag, ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon at mga tangkay ng Yerba Buena ay malaking tulong po para maibsan ang kabag ng isang tao. Inumin lamang ang pinaglagaan habang ito po ay maligam-gam pa. Sunod po sa mga kagat ng insekto, maaring ipantapal sa balat na apektado ng kagat o tusok ng insekto ang dinikdik na dahon ng Yerba Buena ayon sa ating mga eksperto. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ang Yerba Buena sa mga taong lumadanas ng pagtatae or LBM. Ayon po sa ating mga eksperto, maglaga lang po kayo ng dahon ng Yerba Buena at yun po ang inumin nyo sa tuwing kayo ay nakakaranas ng pagtatae. At sunod din po mga kadahon, nakakatulong din po ang Yerba Buena sa mga taong dumadanas ng lagnat. Mabisa din po sa kondisyon ng lagnat ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon at sanga ng Yerba Buena. Kaya napakalaking tulong po ng dahon at ng sanga nito sa mga taong dumadanas ng lagnat at ng iba-iba pang makaramdaman. Sunod po mga kadahon, nakakatulong din po ayon sa ating mga eksperto ang Yerba Buena sa mga taong dumadanas ng pagkahilo. Kung dumadanas po ng pagkahilo ang isang tao, ipaamoy lamang po ang dinurog na dahon ng Yerba Buena at para ito ay makaramdam ng ginhawa at bumuti ang kanyang pakiramdam. Sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang Yerba Buena sa mga taong dumadanas ng sobrang pananakit ng ulo or madalas na sumasakit ang ulo. Ayon po sa ating mga eksperto, dikdikin lang ang dahon ng Yerba Buena
at ipantapal ito sa sentido at sa noo para maibsan ang pananakit ng ulo at maramdaman ang mint nito sa ating ulo at sa ating sentido, nang sa ganon ay ating maranasan ang ginhawa ng ating ulo at mawala ang pananakit na rin ng ulo natin. At sunod po mga kadahon, ayon po sa ating mga eksperto, nakatulong din po ang yerba buena or herba buena sa mga taong dumadanas madalas ng pananakit ng ngipin o nananakit ang ngipin. Ang katas po ng dahon ng herba buena ay maaring ipatak sa maliit na piraso ng bulak bago po ito isiksik sa sumasakit ng ngipin. Maaari din pong inumin ang pinaglagaan ng dahon ng herba buena upang bumuti ang pakiramdam ng taong nananakit ng ngipin at mawala rin ang kanyang pananakit ng ngipin. Kumuha lang po kayo ng bulak at doon po ipatak yung katas ng herba buena at isiksik doon sa ngipin na sumasakit, ayon sa ating mga eksperto. At sunod po mga kadahon, ayon din po sa ating mga eksperto, ang herba buena po ay nakakatulong sa pagsusuka ng isang tao, lalo na sa ating mga nagdadalang tao na mga nanay, sa mga buntis. Dapat pong inumin ang pinaglagaan ng dahon ng herba buena ayon sa ating mga eksperto. At yun po ang inumin para mawala ang pagsusuka ng isang tao, lalo na po ng mga buntis. Ito po ay safe na inumin para sa mga buntis kung kayo ay nakakaranas ng pagsusuka habang kayo ay nagdadalang tao. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang herba buena sa mga taong naimpatso. Lagain lang po ang pinagsamang dahon at sanga ng herba buena at yun po ang inumin habang ito ay maligamgam upang mawala ang pagkaimpatso ng isang tao. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakatulong din po ang herba buena sa mga taong dumadanas ng ubo o sobrang ubo. Magtadtad lang po kayo ng dahon ng herba buena at ito po ay pakuluan. At yun po ang ipainom sa mga taong dumadanas ng ubo. Gawin nyo po ito 3 beses sa isang araw para sa mas mabilis na resulta ng paggaling ng inyong ubo. At sunod din po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang herba buena sa mga taong dumaranas ng rayuma or gout. Ayon sa ating mga eksperto, magdikdik lang po ng dahon at sanga ng herba buena. At yun po ang ipangpahid sa bahagi ng katawan na nananakit or may rayuma. At namamagang gout or kumikirot na gout, ayon sa ating mga eksperto, malaking tulong po ang pagpahid ng herba buena sa mga parte na masasakit or namamaga na mga rayuma at gout. Sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang herba buena sa mga taong mababaho ang hininga kahit nakatoothbrush na, sadyang mabaho pa rin ang hininga. At ito po ay ayon sa ating mga eksperto, magmumug lang po kayo ng maligamgam na tubig na pinagbabara ng dahon ng herba buena para magkaroon po kayo ng fresh at mabangong hininga. Dahil po ang herba buena ay pinupuksa nito at pinapatay ang bakterya sa ating bibig, kaya po naiwasan or nawawala ang pagbaho ng hininga ng isang tao. At para po sa mas ma-epektibong at tuloy-tuloy na mabangong hininga, mas maganda po ito yung kapihin nyo sa umaga, gawing tsaa, at sa gabi ganun din po, inom lang po kayo ng nilagang dahon ng herba buena.
Sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pag-inom ng nilaga ng dahon ng herba buena sa mga taong dumadanas ng pain dahil sa kanilang menstruation. Kung nananakit po ng sobrang inyong puso dahil sa menstruation, inom po kayo ng dahon ng nilaga na herba buena para sa mas maginhawang pakiramdam. At sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pag-inom ng nilagang dahon ng herba buena sa mga taong dumadanas ng baradong ilong dahil sa sipon, sa sobrang sipon. Dahil po ang herba buena ay nagbibigay ng cooling property. Ito ay may cooling property. Pinagiginhawan nito ang ating pakiramdam at pinapaayos rin po nito ang daloy ng ating mga dugo. Sunod po mga kadahon, ayon sa ating mga eksperto, nakatulong po ang pag-inom ng nilaga ng dahon ng herba buena sa mga taong dumadanas ng constipation. Kaya kung nahirapan po kayong dumumi, maganda po itong inumin ng mga taong nahirapan dumumi. Ngunit may babala po ang ating mga eksperto kung ikaw po ay sasabayan mo ito ng pag-inom ng alak. After nyo uminom ng herba buena ay iinom kayo ng alak. Hindi po mawawala ang constipation ninyo bagkos ito po ay lalala dahil magkakontra po sila. Magkukontradict po ang herba buena at ang alak. Kaya imbis na mawala po ang inyong constipation, mas lalala po ito kung ito po ay may kasabay na alak sa inyong pag-inom. Kaya kung iinom po kayo ng herba buena, iwasan mo na pong huwag uminom ng alak o anumang mga inumin na gawa sa alak. At ang paraan po ng paglaga nito ay 15 minutes hanggang 20 minutes ayon sa ating mga eksperto. At kumuha lang po kayo ng 2 kutsaritang durog na dahon ng herba buena at ito po ang pakuluan ninyo at gawin yung tsaa. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 Channel. Like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.